Wala kang pinagkaiba sa mga inutil mong tauhan. Ikaw na nga yung pinagtrabaho ko dyan eh, para mailigpit agad si Anna at hindi siya makapagsumbo kay Michael. Tatangatang ko kayo! Nagpakulong ako! Sa paghahalang ako pumunta kay Eric! Ikaw pala! Naman, sir! Bakit mo siya binatay? Dahil sa'yo! Nailing ko yung mahal ko, hindi siya! Pero pinili mo yung bastarda ng mga Salvador! Hindi bastarda si Ena! At huwag mo siya dadami sa demonyon mo! Bakit hindi? Siya ang punod-tulong ng lahat ng to dahil inagawa niya sa akin! At si Eric yung asawa ko, yung tatangatang ako pasawa! Gusto niya ibigay yung kalahati ng yaman na Salvador! Dahil sa pera! Dahil sa pera sa walang kwenta mong pagmamahal! Tinanggal mo ng amay mga anak mo! Anong klase ng tao? Masahol ka pa sa hayop! Mananagutin kita sa ginawa mo, Katrina! Ipapakulong ako? You know, you can't reopen the case. You already admitted to the crime. And you served the sentence. So ano bang silbi? Mari, hindi ka malagot sa batas! Pero sisiguraduhin ko, mananagot ka sa lahat ng taong sinaktan mo. Bakit sa tingin mo? Maniniwala sa isang mama na wala kang ebidensya? Sige, subukan mo! Pero pinapangako ko sa'yo, gagandihan kita. Papatayin ko si Mikmik. Tumalo ka! Mick. Tita Ruth, hindi ko alam kung paano ko kausapin si Tita Grace. Bakit? Iniisip ko si Bunso. Alam mo, Mick, hindi na natin kasama si Bunso ngayon. May mga taong nandito ngayon na gustong makapasok sa puso ninyo. Walang ibang hinangad ang nanay mo, kundi ang lumaki ka ng napapaligiran ng pagmamahal. At kung meron mang darating, namamahalin ka. Welcome na welcome kay Bunso yun. Hindi ko mapapantayan yung pagmamahal na binigay mo kay Mikmik. Pero sana... sana okay lang sa'yo na mahalin ko rin siya. Pati si Michael. Uy, pero hindi ko naman gusto na palitan ka sa buhay nila, ha? Ang gusto ko lang yung ituloy yung pagmamahal na ibinigay mo na sa kanila. Okay lang naman yun, di ba? Ano ba naman to? Pati halaman, kinakausap ko na. Pero kasi hindi ko lang talaga mawala sa puso yung pag-aalala sa pagtanggap sa akin ni Mikmik. Sobra niyang bait, Ella. At ayoko na masaktan siya kahit katiting. Kasi sobra-sobra ng masakit yung pinagdaanan ng bata. At ayoko na dumagdag pa.
Ala. Sa tagal ng pagkakakulong, akala ko pinagtakpan mo si James. Siya sinisi ko ng matagal. Papatapos na yan. Ang importante, okay na tayo ngayon. Pag-isipan mo mabuti kung ano susunod mong gagawin. May pagkakataon pa tayo para magsimula uli. Kung pababayaan lang natin si Katrina, tapos na ang kaso. Wala na siyang dahilan para gumanti. Kung hindi tayo magsasalita, makakapagsimula kayo ng kanya-kanyang buhay. Ikaw kasama mo si Mikmik at si James kasama si Anna. Alam ko pa, pero paano si Divina? Hindi ba karapatan din niya malaman yung totoo? Hahayaan na lang ba natin siya tumira sa isang bahay kasama ng taong pumatay sa anak niya? Sa tatay ni na Amber? Hindi ba't sinubukan mo na siyang kausapin? Hindi ka niya pinakinggan. Makikinig siya sa akin pag nakahanap ako ng ebidensya. Wala kang obligasyon sa kanya, anak. Pero may obligasyon tayo gawin ng tama. Pamilya din sila ni Mikmik, Papa. Pinagbantaan ni Katrina ang buhay ng apo ko. Walang mangyayari kay Mikmik, Papa. Kaya din ako nandito kasi hihingin ko yung contact mo sa security firm. Ilalabas ko yung totoo, pero walang makakalapit sa pamilya natin. Niligyan ko lang ng susuporta at poprotekta yung paligid ng bubot ng bunso mo. Mikmik? Halika nga dito. Bakit? May nasabi pa ako? Dito sa buhay ng mga tatay. James. Tumawag si James. Pinagtangka daw sa buhay ni Anna. At sinabi rin niya yung dahilan kung bakit. Ano? Katrina, naabutan ka ni Micah? I'm fine. I'm just... Gumaganti lang sila. Dahil inamin ni David ang ginawa niya sa lounge natin. Thank you, Mama. Pagkatapos ng lahat ng differences natin, you're still a mother to me. But of course, asawa ka ng anak ko. I'm your mother. Thank you.
Champs. Ayan. Benji, tumawag ka kaya ng pulis. Bakit? Bakit? Bakit, ha? Eh, kasi yung mga mamang yun, oh. Kanina ko pa napansin niya nandiyan. Kita mo gabi na nandito pa rin. Kanina pa ba yan dyan? Opo, Lola, eh. Thank you. Mr. Michael! Wait! Lika na! Tuloy, tuloy. Sila'y magbabantay dito sa bahay. Si Raul, si Jay, si Noel, siya ang bodyguard ni Mikmik. Wait, Michael, sigurado ka bang babalikan ni Katrina si Mikmik? Pero huwag kayong mag-alala. Walang mangyayari kay Mikmik o kahit sino sa atin. Timbrihan nyo din yung mga kasama nyo na dapat may tao tayo sa gate. Hindi pwede makapasok si Katrina sa loob ng subdivision. Sige na, pasok na ako kayo sa loob. Hatid ko si Grace. Ingat, Grace. Sige na, pwesto na kayo sa labas. Michael, sinabi na sa akin ni Ruth yung nangyari. All those years na nalayo ako sa anak ko, lahat yung kagagawa ni Katrina. Namatay si Ella na wala akong nagawa. Ni hindi ko alam. Dahil nakulong ako sa kasalanan ni Katrina. Sorry. Sorry, hindi ko dapat sinasabi sa'yo ito. Unfair sa'yo na pag-usapan natin si Ella. Hindi, Michael. Bahagi na siya ng buhay mo. Sobra-sobra yung pagmamahal mo kay Ella. At yung alaala niya, buhay na buhay yun kay Mikmik. Kaya hindi ako papayag na kalimutan mo siya. Dahil sobrang magiging unfair yun kay Mikmik. Salamat. Di ba, Ali, pag nakahanap na ako ng ebidensya, wala lang choice si TV na kung di maniwala sa akin. Saan mo hahanapin? Kinusyon ni Papa yung evidence laban sa akin nun. Pero si Divina hindi na pinayagan na i-admit sa evidence yung autopsy report. Inami ko na rin kasi yung krimen. Pero naisip ko baka nasa medical legal pa yung autopsy report na yun. Hanapin ko. Natin. Naisip ko na sasabihin mo yan, kaya nag-assign na rin ako ng tao dito sa inyo. Grace. Tatapusin natin to. Siguraduhin mong makakarating yan sa taong pinadadalan ko. Opo, sir. Good morning, Tay! Gising na. Good morning. Bakit may magic akap?
Masaya lang po ako, Tay, kasi hindi po ako yung totoong pumatay kay Tito Eric. Pero, Tay, bakit kailangan ko yung mga bodyguards? Eh, kasi, nak, gusto ko lang makasiguradong ligtas ka habang pinaglalaban natin yung katotohanan. Tay, sa tingin mo, pag nalaman niyo ni Lola, di na ho siya magagalit sa inyo? Sana. Pati ko kay Lolo? Hindi ko alam. Sa ang alam ko, sabi ng anak ko, laban lang. Ay, Tay, sinabi ko po pala kay Tita Grace na welcome siya sa buhay natin. Talaga? Opo. Pati nga ho si Punso Tay Boto. Alam ko kasi, humini ako ng sign. Sign? Ano naman yung sign na yun? Sa amin lang ho yun ni Punso Tay. Ah, sa inyo lang? Sa amin lang po, secret. Secret? Naalala mo, di ba sabi natin sa isa't isa, wala tayong secret? Pero may secret ka ngayon. Sa amin lang po, si hindi pwede. Sa amin lang po. Sabihin na yan sa akin. Anong sign yun? Mahihiyak. O, sabihin mo na. Pasensya ka na, puro delivery lang yung pagkain natin. Di bali, mamaya magpapaluto kay Lola Esther. Sorry. Sorry, hindi ko agad sinabi sa'yo. Natakot kasi ako eh. At natatakot pa rin ako. Magalala. Dito ako at walang mananakit sa'yo. Nana. Si Dr. Antonio Roldan ang gumawa ng autopsy report sa kaso ni Eric Salvador. Pero matagal na siya nag-retire. Yung mga files niya, pwede ba kaming kumuha ng court order para makita yon? Chinek ko yung mga naiwan na files na yan. Pero maraming mga reports ang nawawala. Kasama na yung kay Eric Salvador. Address. May address ka ba niya? Long time no see, Dr. Roldan. Napasyal ka, Katrina. Going somewhere? Let's cut to the chase. Kailangan ko ang autopsy report ng asawa ko. Katrina, that was 10 years ago. Itatago ko ba naman yon? Matagal ko nang dinispatch sa'yo nung pa. So wala kang mabibigay sa akin? Wala. Sinunog ko na eh. Sinunog. Mukhang may pupuntahan ka. Ha? Magpabakasyon ako sa Bicol. Tama yan. Magbakasyon ka. Habang buhay. Surprise! Sino kayo? Pitawan niyo ako! Pitawan niyo ako! Pitawan niyo ako! Pitawan niyo ako! Kailangan maunahan natin si Katrina. Michael, nalapit na yata tayo.
Ako papunta sa bahay ni Dr. Roldan. Sigurado niyang wala tayong maharap na ebidensya. Mama? Oh. Wow. You're just in time. Nakapagluto na ako. Pwede ka palang maging domesticated. Mama, palagi ko ito ginagawa, hindi mo lang napapansin. You're not just consistent. Well, I just realized after everything that happened to us, I should focus more on our family, Amber and Brittany. Yan ang lagi kong sinasabi sa'yo. Now you're talking. Maniniwala si Devina kung patay na si Dr. Roldan. Meron pang ibang nakawitness sa ginawa ni Katrina. Pero Michael, hindi ko alam kung sapat yung naaalala ni Anna para tumayo siyang witness. Hindi si Anna. Nahanap niyo yung autopsy. Naunahan kami ni Katrine. Pero meron pa tayong isang witness. Ana, yung tiyahing mo. Alam niya yung ginawa ni Katrine. Baka meron siyang hawak o alam na pwede natin magamit.